Kumusta mga buddy? Kumusta mga kapugong biyahero? Well, last video nga natin ay napag-usapan natin kung paano nga ba nagsimula o nahubog ang nag-iisang pugong biyahero bago pa man ito naging isa sa pinakamatunog ngayon na charity vlogger. At syempre dahil nga sa pagbo-vlog, ang kanyang naging trabaho ay malamang marami din sa inyo dito ang naku-curious kung gaano na nga ba kayaman itong si Pugong Biyahero. Ano yung mga naipundar niya at gaano na nga ba kalaki ang sinasahod niya sa YouTube at marami pang iba. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye, ay siguraduhin mo lang natapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. I-like at i-subscribe mo na rin yan para masarap ang ulam mo bukas. Well, konting recap lang tayo kung sino nga ba itong si Pugong Biyahero at kung ano nga ba ang lihim sa likod ng kanyang kasikatan. Well, si Pugong Biyahero o Paul Joseph Tesalona ay nagmula nga sa Burol, Occidental, Mindoro. At syempre bago pa man siya naging charity vlogger o tumutulong sa mahihirap ay kagaya nga ng mga tinutulungan niya ay nagmula din si Pugong Biyahero sa isang mahirap na pamilya. Kaya naman bata pa lang siya ay danas niya na din talaga ang mga dinadanas ng iilan niyang mga tinutulungan. Nariyan at pinasok niya din ang pagiging office staff para na din sa gayon ay makaabot siya ng pera sa pamilya niya ay may mapang-aral siya sa kapatid niya. Well, syempre dahil nga sa napakabuting tao nitong si Pugong Biyahero ay blindness nga din siya ng may kapal at dito ay napasok siya sa mundo ng vlogging kung saan dito na pala ang makakapagpabago ng kanyang buhay. Well, nung una ay di niya naman yan na iniisip. Sadyang ini-enjoy niya lang talaga ang pag-vlog at kita niya naman yan noong sa Isko Moreno days pa, diba? Hanggang sa dumating nga itong pandemya at napadpad nga siya sa mundo ng charity vlogging. Well, syempre nung una hindi naman agarang nag-trending yung mga charity vlogs ni Pugong Biyahero. Syempre, dumaan din siya ng pagtitiis bago pa man niya makamit ang pagiging top 1 charity vlogger dito sa Pilipinas. Kalaunan nga ay dito na nga unti-unting nagustuhan ng mga tao ang mga charity vlogs ni Pugong Biyahero at nag-trending nga siya dahil sa mga katutubo yung mga tinutulungan niya sa mga vlogs niya. Syempre thanks na din sa mga bigati niyang sponsor na sumusuporta din talaga sa buong journey niya sa pag-charity vlog. Sa ngayon ay meron na ngang 3,330,000 plus subscribers sa main channel niya sa YouTube. Grabe, sobrang dami nang nakasuporta, diba? At tara at silipin natin kung gaano na nga ba kalaki ang kinikita ni Pugong Biyahero sa YouTube sa loob ng isang buwan. Grabe, malapit na palang mag-isang bilyong views itong si Pugong Biyahero sa YouTube buddy. Sana all! Grabe, sa loob ng isang buwan o in the last 30 days ay nagkaroon nga ng 27.2 million views itong si Mr. Pugong Biyahero at ang estimated niya nga na sinasahod sa YouTube sa loob ng 30 days ay hindi bababa sa $6,800 o $382,360.60 into Philippine money at hindi lalagpas sa $109,000 o 6.1 million pesos. Grabe! Sa loob lang yan ng 30 days ha, nakakalula ba? Diba? Pero again, estimated lamang yan at si Pugong Biyahero lang din talaga ang nakakaalam ng exact monthly earning niya. Pero syempre alam din naman natin na malaking porsyento ng sahod niya ay babalik lang din sa tao dahil nga sa bukod sa mga sponsors ay dito din kumukuha si Sir Paul ng ipantutulong niya sa susunod niyang tutulungan. At syempre bilang ganti na din sa mga hard works niya sa pag-vlog ay nagtabi din siya sa sarili niya at nagpundar din siya ng kotse at bahay. Heto nga yung napakagandang sasakyan ni Mr. Pugong Biyahero kung saan ito din yung ginagamit niya para sa mga dadayuhin niyang mga katutubo sa mundo.
Heto naman yung napakagandang bahay ng nag-iisang pugong biyahero. Pero wag ka, bago pa man niya iniisip ang sarili niya ay nakagawa na nga muna ito ng daan-daan pang housing para sa mga mahihirap. May mga sponsors din siyang pinapaaral ngayon na ang tatalino din sobra. Nagtatapuan din ang mga ito. Meron ding mga negosyo itong si Mr. Pugong Biyahero na baka nga hindi natin alam na baka pati tubo niya dito ay ipinangtutulong niya sa mahihirap, di ba? Kasi napakamatulungin din talaga na tao itong si Pugong Biyahero. Ikaw, isa ka din ba sa namangha, sa kabutihan at sa naaabot ngayon ni Mr. Pugong Biyahero? Kung oo, ay paki-comment naman sa baba para malaman din namin. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Thank you for watching and God bless. Well, si Pugong Biyahero o Paul Joseph Tesalona ay nagmula nga sa Burol, Occidental, Mindoro. At syempre, bago pa man siya naging charity vlogger o tumutulong sa mahihirap ay kagaya nga ng mga tinutulungan niya ay nagmula din si Pugong Biyahero sa isang mahirap na pamilya. Kaya naman bata pa lang siya ay danas niya na din talaga ang mga dinadanas ng iilan niyang mga tinutulungan. Nariyan at pinasok niya din ang pagiging office staff para na din sa gayon ay makaabot siya ng pera sa pamilya niya ay may mapang-aral siya sa kapatid niya. Well, syempre dahil nga sa napakabuting tao nitong si Pugong Biyahero ay blindness nga din siya ng may kapal at dito ay napasok siya sa mundo ng vlogging kung saan dito na pala ang makakapagpabago ng kanyang buhay. Well, nung una ay di niya naman yan na iniisip. Sadyang ini-enjoy niya lang talaga ang pagvavlog. At kita niya naman yan noong sa Isko Moreno days pa, di ba? Hanggang sa dumating nga itong pandemya at napadpad nga siya sa mundo ng charity vlogging. Well, syempre nung una hindi naman agarang nag-trending yung mga charity vlogs ni Pugong Biyahero. Syempre, dumaan din siya ng pagtitiis bago pa man niya makamit ang pagiging top 1 charity vlogger dito.